Ang kwento ni Gil Perez noong 1593 ay isang kakaibang pagsasalaysay na madalas ituring bilang halimbawa ng teleportation o paglalakbay sa panahon. Ngunit mahalaga ang tandaan na ang mga kasaysayan mula sa panahon na iyon ay maaaring kaunti at ang mga detalye ng kwento ay maaaring pinaikli o binago sa paglipas ng mga taon. Narito ang buod ng kwento batay sa karaniwang pagsasalaysay. Noong October 1593, si Gil Perez ay isang miyembro ng Guardia Civil ng Espanya na nakatalaga sa Maynila, na noon ay isang kolonyal Espanyol sa Pilipinas. Isang araw, si Perez ay naka-duty sa palasyo ng gobernador nang biglang makita niyang sarili sa Plaza Mayor, Mexico City, libo-libong milya ang layo mula sa Manila. Labis na naguluhan siya at nalito at ang daming tanong sa utak niya. Si Perez ay tinanong ng mga lokal na otoridad na nagdududa sa biglang pagdating niya. Pinaliwanag niya na isa siyang gwardiya sa Pilipinas na nagbabantay sa palasyo ng gobernador. Ilang sandali lamang ang nakalipas at wala siyang kaalam-alam kung paano siya napadpad sa Mexico. Nagdududa ang mga lokal na mga otoridad sa kanyang kwento at tinuturi siyang posibleng espiya o padala ng kalaban. Naging mas kakaiba ang kwento ni Perez nang dumating ang balita mula sa Pilipinas na namatay ang gobernador na kanyang pinaglilingkuran noong araw ding yon kung kailan napadpad siya sa Mexico. Ito'y nadagdag sa misteryo sa paligid ng bigla niyang paglipat ng lugar. Dahil doon, naaresto si Perez at inimbestigahan siya ng husto. May mga version ng kwento na nagtatangi na sinabi ni Perez na siya ay na-transport sa isang kakaibang pwersa. May version din na sumandal lang siya sa pader tapos napunta siya sa ibang lugar. At marahil din ay kaugnay sa isang misteryong bagyong dumaan ng panahon na iyon. May iba namang nag-aalinlangan na baka may alam si Perez tungkol sa mga sikretong portal or shortcut sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. Sa kabila ng misteryo sa likod ng paglitaw niya, pinawalang sala si Perez sapagkat walang kahit anong ebidensya na makita para makulong siya dun sa kasalanan na inakusa sa kanya. Ang kwento ni Gil Perez ay naging isang lokal na alamat at paulit-ulit itong kinikwento sa paglipas ng mga daan taon. Madalas ay nadadagdagan ng mga elemento ng folklore o kababalaghan. Mahalaga ang pag-iingat sa mga kwentong tulad ni Gil Perez dahil ang mga kasaysayan mula sa panahong iyon ay maaring limitado at ang mga detalye ay maaring pinaikli o nabago sa paglipas ng mga taon. Ang kwento ay nananatiling isang kakaibang bahagi sa kasaysayan ng folklore. Nagbubukas ng mga pag-uusap ukol sa possibility ng paglalakbay sa panahon o time travel at mga hindi kilalang pwersa na maaring mag-ugma or mag-connect sa mga malalayong lugar.